Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto their children. Let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of our hands upon us. Yea, the work of our hands, establish thou it. Pero balikan natin sa verse 12. Sabay-sabay po ulit. Ready, 12, ready, go. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Okay? Sabi dyan, to number our days. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. Inyong pangyarihan ng salita, Panginoon. Inyong kabutihan sa amin, katapatan. Panginoon, kayo pong kumilos ngayong maga, Panginoon. Tago niyo ako sa likuran. Kayo pong malulati. Prepare niyo po ang mga puso at isipan sa inyong mensahe ngayong maga. Kayo malulati lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Mga po na po. Okay, tapusin sana natin ito. Nakastay ko lang. So, ang title po nito is To Number Our Days. To Number Our Days. Tagalog. Upang bilangin. Ano yun ito? Na bilangin ng ating mga araw or para bilangin. Tama, para bilangin ng ating mga araw. Okay, ta subtitle nito, Life is Short, Make It Count. Okay, ating text is Psalm 90. So, sino marunong bilang dito? Sino pinaka bata dito? Madeline, anong ilang taon na? 5. Iba bata pa ba sa 5? Si Ryzen. 4. Jared. 3. May mabata pa ba sa 3? Wala na. Wala pa si Shana. Si, pangalan to? Dorena. Ilan taon na? Oo, oh, Tay. Ano na magbilang? Attentive to. Si Jared, di nakatingin. Jared, ano na magbilang, Jared? Sige, count. si ano? Ano? Hanggang 8 ka lang pala eh. Si... Alimutan ko lang. Dena? Brena. Ano mag... Ah, hindi pa. Pero marunong na. Nakakay siya na. Hindi. So, paano ba magbilang? Hindi. Okay, dito na. Objective natin, siyempre, maging matalino tayo para... Kasi, ano mga binibilang? Anong gusto yung bilangin? Yun na lang. Pero, si Bud, nag-shopping spree kahapon eh. Ay, ha? Daming binili eh. So, actually, basic yan sa buhay natin, di ba? Kaya nga, 3 years old, marunong magbilang. Ang pagbilang ay basic. At actually, lahat ng bagay actually may bilang. Alam nyo ba yun? Anong bagay ang walang bilang? Ayun, pera, may bilang. Ano pa yung gusto nyo bilangin? Doon na tayo mag-umpisa. Ikaw, DM, anong gusto, ha? Anong gusto mong bilangin? Bagal, no? Kwen? Ano, B? Buhok? Titindi pa ba doon? Ano, B? Ha? Wala. Load. Ano yung bilang ng load? Okay, magbibilang ng babae, ha? Lalaki. Okay lang bilang, ganyan. Ano pa nagbibinibilang? Patak ng ulan. May bilang yan, di ba? Sa year na ano, naalala ko yung undoy daw, 10 millimeters ba? Nakalimutan ko. Basta, pwede mong bilangin lahat yan eh. Yung buhok, may bilang yan. Ano pa? Stars. Ilan na stars? Billions of billions. Pero may number pa rin, di ba? Kaya ang ibig sabihin lang po ng bilang, number, ay, sabi dito, determine the number of the amount of, yun yung verb, bilangin. Pero anong sabi ng bilang? The property possessed by a sum or total of indefinite quantity of units or individuals. Sa Tagalog, basta yun nga, yung alam na natin yun eh. Ibig sabihin, meron silang
ang numero. Okay? Especially my sum. Ibig sabihin, ilan ba ang tayo ngayon? Ilan tayo? Nabilang mo na dyan, ha? Hindi pa. Okay. So, lagi may bilang, pero minsan hindi natin alam kung ilan. Katulad ng stars, yung buhok. Sino mas maraming buhok? Si DM o si ano, Jobal. Basta meron, di ba? Libo daw yan eh. So, may nabanggit dito sa ating mga verses, sabi dito, verse 10, the days of our years are 80 years and 10. Sa Tagalog, pag sinabing 80 years and 10, yan po ay 70. Pag score sa Bible, anig. Pag sinabing score, yan ay parang grupo sa 20. Okay, kaya pag 80, 60. And 10, 70. So, ang average daw sa panahon nila, nung, hindi mo sinabi average na, pero yun yung normal eh. Pag ikaw yung normal na tao, wala ka masyadong naman sakit, hindi ka naman mongoloid, okay? Sino mongoloid dito? Ang normal, pag hindi ka sakitin, 70. Ilan taon na si daddy? Uy! Lapit, de. Yung mga piruan sa church eh. Pero yun talaga, dating tayo dun, di ba? Yun nga pag-uusapan natin ngayon. Okay? Kung malakas ka daw, ayun, si daddy, malakas eh. Yung mga taong malakas daw, for by reason of strength, they be 80 years. So pag yung taong malakas, malusog. Ang ano niyan, umaabot yan ng 80. Na, yung lola ko, anong ilan si nana? 84. Si mother, sana umabot ng ganun. Si daddy. Si lolo, kailan ba yun? 80 mahigit eh si lola. Mama mo. Mas na maaga yun ah. Hindi umabot ng 80. Sino tatalo doon? Yung lolo nyo, payabangan na tayo. Sino? Yung pinakamatandang lolo-lola, kilala nyo? Hindi nyo nakilala. Nanay Gimay, ilan taon na si Nanay Gimay? 79. Malakas si nanay. Si nanay? 81. Si mama, ano? Nanay baby. So, ganun po yung bonus na yun. Sabi ni Pastor, ganun yun daw. Pag lumagpas ka na ng 70, bonus na yun. Lalo pag umabot ka ng 80. So, anong bakit na sinasabi? Anong sabihin ng araw mo? Ano ibig sabihin ng 80 years? Pagkatapos noon, ano yung inaasahan ko yung mangyayari na sa'yo? Habi. Hindi mo alam. Ibig sabihin, pag 80 years ka na buhay, ano pagkatapos ng buhay? Patay na. Okay? Natakot na ba kayo? Okay, pero sinasabi, katotohanan ng buhay, may numerong stars, may numerong pera, may numero lahat yan. Ang ating buhay, meron ding limitasyon, meron niyang numero. Binibilang yan. Hindi yan forever. Actually, hindi nga lang 70 iba na mamatay ng maaga. Amen? Sino kilala? Huwag nyo lang. Mayroon kaya tayong baby, may bata. Kaibigan ko ba namatay maaga? Wala. Yung mga adik, maaga na mamatay yun. Yung mga loko-loko, nasa Bible yun. Pag sira ulo mo, maaga kang mamamatay. Asa Bible yun. Kaya huwag kayong loko-loko. Amen? Wala kumisado kung saan eh. Kaya sabi dyan, dito, para yung perspective lang ha, kahit mga bakas eh, marunong kayo magbilang, di ba? Yung 70 years, pag binilang mo, ilang buwan yun? Para lang malagyan sa perspective. 840 months. Mahaba ba yun o maiksli? Nakailang buwan ka na? Kung 10 taon ka na, hindi ko alam. Times 120. 120 months lang. Oo nga, no? 12. Pag naka 70 years ka, meron kang 840 months, 25,200 days. Pag kung oras naman, 604,800. Sino kaya magbilang ng hanggang ganun? Si Javi, kaya mo 600,000 kaya magbilang? Hindi pa. Okay. So, pero yun lang oras mong nananatili. Hindi mo pa alam sigurado yun yung sabi nating average. Okay, pag 80 years, 960 months lang yan, 2,000, sorry,
28,800 days. Dami rin, di ba? Pero pag tinitingnan mo, parang ikli lang pala noon. Kala mo minsan, pag bata ka, forever ka mabubuhay eh. So, ba natin pinag-aaralan to? Kasi nga po, minsan tayo mga bata, tayo, sinama ko yung sarili ko, di ba? So ako, hindi na ako bata, pero feeling ko bata pa rin ako, nag-uumpisa pa lang buhay ko eh. Pastor ako, ano, ilang taon ako nun ay? 38. So mga 3 taon na tayo dito. Nakakita ko nga pastor na matanda, ala ko, ganun lang. Yung pastor ko, lakas pa yun ha. Nag-pay-preach yun. Alagang ano eh. Umaangat yung puwet ko eh. Lalo pag mga young people lang ano nun. Ito yung sabi sa James, basahin natin ha. Ready? Go! Vapor, that appeared for a little time, and then vanished away. Ngayon, sa Tagalog. Edi, go. Kaya nga ang hindi nakakalam na mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga ay isang singaw na sa mabating panahon ay lumilitaw at kamatak ay napakawi. Okay, huwag niyong tatawagin. Tingnan niyo kapatid. Ay, yung kapatid niyo. Katabi niyo. Huwag niyong tatawagin singaw, ha? Pero sinasabi dito, di ba? Ano yung buhay niyo? Para ka lang isang singaw. Ano yung singaw? Parang usok lang. Ay, may usok ngayon. Nasaan yung usok? Kanina, doon yung usok, eh. Di ba? So, sabihin nito, maikli. Ganun lang po yung sinasabi dito. Maikli ang buhay. Kanina andyan, ngamaya wala na dun sa ating text. Balik ko lang sa English. Ang dami sinasabi dito, ganun yung kanyang ano, eh, tema. Sa Diyos daw ang Diyos ay from everlasting to everlasting. Pero yung tao, buhay ngayon, bukas, hindi mo sigurado. Pero alam natin, mangyayari yun. Tayo mawawala. And then, wala na. Naisip nyo ba yun? Tingnan nyo mga katabi nyo. Tingnan nyo po. Tingnan nyo ang katabi nyo. Bilang. Hoy, singaw. Andito ko ba next week? Tanongin mo. Dito pa next week? Alam nyo, wala na kasigurado. Ngayon, saya natin. Mamaya, kain tayo. Sabi nga sa inyo, nung nawala si ate mama nila, andito yun, nasaya nun eh. Noong linggo, nabalita namin, wala na. Yung pinuntahan namin mga classmate namin dati, classmate ko lang, wala na. Asa na si ano? Wala na. Parang singaw. Pero ibang tao, gusto natin mawala na eh, di ba? Huwag naman. Kasi sana, maligtas muna yan. Amen? Ligtas na ba yung apat magkakatabi doon? Dito kahapon to eh. Ligtas ka na ba, Denver? Si Daniel? Si Daryl? Si James? Si Jubal? Okay, magpapabaptize pala mamaya. So sabi ko, paalala nyo mamaya. Gatapos ito ha. Sa Diyos daw for 1,000 years. In thy sight are but a yesterday. Sa Tagalog, sa Diyos yung napakahabang panahon. Pag nag-aaral tayo ng history, itong Bible, ilang taon nangyari ito, simula pa lang, dito na. Dini-describe kung paano create ang mundo. Ilang taon na yon? Nasa 6,000 plus years na yan. Lahat andito lang. So ako'y 41 na bukas. Parang dati, pag nakakikita ko Stephen, kasi siya na, kasi Aiden, ay, kita ko dati, ganun lang ako eh. Amang pinapalo ko, magmaingay. Tapos ang tawag sa akin, Norris. Ay, ganun ako ng mga ano eh. Cute din ako nung baby ako, maniniwala ba kayo? Pero ang bilis lang, parang ganun lang ang buhay, amen? Kaya ang sasabi lang dito, yung time, perspective lang yan eh.
Minsan, iba natatagalan, gusto ko lang mag-asawa. Gusto mo lang mag-asawa? Eh, darating kayo dyan, di ba? Ang bilis lang niya, huwag kayo magmadali, amen? Hindi nyo kailangan magmadali. Pag nandun na kayo, gusto nyo magdali yung buhay ng kapartner nyo pag di maayos yan. Yan ang totoo. Pag di kayo maayos. Ako, hindi wala masyadong kilala, pero si pastor kasi magkwento yun, ganun eh. Pag hindi maayos yung pagkasama nyo, anyway. Okay, yun lang gusto natin sabihin, tapusin natin ito ngayon. Ano yung sabihin ng to number our days? To number our days, para magbilang tayo ng ating mga araw. So, ilang taon na, isa-isahin natin ha, bago tayo magmadali. Ilang taon na, sunod-sunod tayo ha, sigaw nyo lang yung number, ilang taon na kayo. Walang mahihiya. Ready ako, sinabi ko, 41 ako bukas. Brad? 15 po. 14. 15 po. 11. Lakas. 5. Lakas, lakas. 8. 9. 14. Michael. Lakas. Benz. Lakas. Flame. Jeff. Tapos na ba ito? Ulit tayo dito kay Nadine. Lakas. Nakalimutan nyo na edad nyo. Lakas. Lakas. 12. 10. Lataw ka na. 9 na po. 9. Ngingitian nyo lang ako eh. Daddy. Esi. Lakas. Dayan. Andrea. Gwen. Ayan, nagbilang na tayo lahat. Oh. Nag-ingay na kayo. Ba't kaya binabilang? Marunong kayo magbilang, di ba? Ngayon, magbibilang tayo. Hindi lang sa bilang, kundi lalaliman natin. Amen? Kaya napag-usapan natin kanina, mamamatay ka rin. Okay, wag ngayon. Sana, yun darating yun. Kahit kayo. Mamatay ka rin ba? Okay, at least alam nyo na, di ba? Wag bukas, ha? Pag-aralan natin, anong ibig sabihin ng bilangin natin? Kasi sabi ni Moses dito, panalangin niya po dito, ha? Sabi niya, so teach us to number our days. Lord, turuan niyo kami magbilang. Eh, marunong na magbilang eh. Alam, marunong magbilang si Moses. Kaya sabi niya, turuan mo ako. So ngayong umaga, turuan mo kayo. Turuan niyo yung sarili niyo paano magbilang. Hindi lang sa bilang. Alam niyo na yung bilang niyo eh. Pero, ano yung mga kasama dito? So, simple lang to, pero lalima natin. Number one, to number our days. Ano ibig sabihin no? Number one, to number our days is to know the start. Okay? Mahirap bang intindihin yun? Kanina, saan ka nag-umpisa? Magbilang ng edad mo. Saan ka nag-umpisa? Nung pinanganak ka, di ba? Kailan ka nag... Yung iba, nagpapabata, di ba? Yung mga matanda. Ma'am Joanne, ilang taong ka na? 25. Hindi po yung kasal nyo. Ilang taon ka na? Okay. Pinanganak. Importante, malaman natin bago tayo magbilang, kung saan tayo mag-umpisa. So, ang buhay natin, nag-umpisa nung tayo ay pinanganak. Okay? So, pag pinanganak tayo, buhay tayo,
Pag nagtapos yung buhay natin, tapos yung bilang. Amen? Ganun lang yun. Sabi dito sa verse 1 to 2. Saan tayo nagsimula? Okay, dalawang bagay to. Saan at kailan? Okay? Sabi dito, Lord, thou hast been our dwelling place in all generation before the mountains were brought forth or ever thou hadst formed the earth and the world. Even from everlasting to everlasting, thou art God and just thou. Saan tayo nagsimula? Pagpanganap. Pero saan tayo nagsimula? Alam niyo ba, nagsimula tayo sa Diyos. Kung walang Diyos, walang gagawa sa atin. Dapat alam natin yun, kasi pag magbibilang ka, patuloy niya kanina, saan ako mag-umpisa? Iba, pag tinatanong natin, ligtas ka na ba? Yes! Ilang taong ka nang ligtas, ha? Yung mga Calvinist, ganun eh. Ina-assume lang nila na ligtas sila. Pag sinabi mong kailan ka na ligtas, ilang taon na, may pinagsimula yun, amen? So, si DM, ilang taong ka nang ligtas? 15? 15 years old. De, ilang taong ka nang ligtas? May isang taon na ba? Wala pa. At least, i-honest siya, di ba? Kasi naligtas ka lang nung nasyadang ka ng salita ng Diyos, tumanggap ka, doon ka palang naligtas. Itong apat nasa likod, di ko alam kailan naligtas. Kasi dati, tumanggap na yan eh. Either hindi nakikinig na mabuti, sumasabay lang. Ganun po yan. So, may pag-iumpisa lahat yan. Lagi natin tinatanong yan pag may nagpo-profess na Kristiyano na sila. Ligtas ka na ba? Kailan? Ilang taon na? Dahil kasi importante bago ka magbilang, pag-uusapan natin yung reward sa langit, doon ka pala mag-umpisa mag-ipon eh. Kasi kung hindi ka ligtas, hindi ka pa nag-ipon ng rewards. Amen? Mag-umpisa ka lang mag-ipon ng rewards. Palabasin ko kayo. May sigaw na nga ako eh. Yung mga mature sa inyo, pakisita na lang. Okay, huwag kayong maingay dun ha. Hindi ang ingay nyo rin. Ano nyo lang, kalabitin nyo lang. Amen? So na ba ako? Yan. So, may simula tayo. So salamat sa Diyos kung ligtas ka na. Salamat sa Diyos. Pero doon ka palang mag-umpisa. So ang ating buhay, by the way, anong sabihin ng buhay pag dumagalaw pa ako? Ano sabi natin, soul winning natin? Dalawa ang ating buhay. Diba yung ating physical? So pag dumalaw ka na, pinanganak ka, uha, uha. Yung buhay ka na nun. Pero yung buhay na wala hanggang, kailan nagsimula? Nung ikaw pinanganak sa pamilya ng Diyos, pinanganak ka sa pamilya nyo, nung ikaw yun niya, hospital, kung saan ka mang pinanganak. Pero pag naligtas ka, doon ka pala mag-uumpisa ang pinanganak sa pamilya ng Diyos. So, importante i-define natin yun kasi, again, walang silbi yung ating buhay kung wala tayo sa Panginoon. Wala lang yun, parang ano lang yun, parang kung masaya ka man noon, salamat din sa Diyos, pero hindi ka pa nag-iipon ng rewards. So, ang buhay mo talaga ay pag nasa Panginoon ka na. Okay, so saan tayo nagsimula? Sa Diyos, yung ating buhay. Pero kailan, nung tayo pinanganak, yung physical natin, nung tayo baby. Pero spiritual life natin, nung tayo baby Christian. So, kailan ka naligtas, James? Kahapon lang, okay, tumanggap ulit sila eh. Kasi hindi pala nalaintindihan kasi dami nyo dito, di ba? Dito pa si Harvey nun eh, naalala ko yun eh. Tuwang-tuwa ako nun eh. Yung pala, hindi naintindihan ng iba, ganun talaga. By the way, sinong sasabay kay Jubal, magpapaptize? Meron ba? Sino pa? Totoo na yan. Kaya pala yung magpapaptize, hindi ligtas eh. So ngayon, ligtas na. Sino pa? Ikaw lang. Seryoso. Ikaw. Sino pa? Wala na. Okay, pag-usapan natin mamaya yan. Ha? Ngayon, dalawa nga kayo. So ganda kayo, sabay-sabay yun eh. So, kailan no tatapos yan? Ay, hindi, sorry. Kailan nag-umpisa yan? Sino nagsabi, oh, papanganak ngayon si Jubal? Sino nagsabi nun? Ang Diyos lang, di ba? So, hindi sinabi dito, pero sabi niya kasi dito, siya ang nag-form ng mountains nung wala pa yung mga bundok. Pag tinignan mo yung bundok, pag tinignan mo, ilang taon na kaya to, malamang matagal na yan. Di ba? Ando na siya, tumigas na siya doon, di ba? Yung mga bundok. Hindi mo magalaw. Malamang matagal na yan, pero sa bago pa lang may bundok, ando na ang Diyos. So, ang Diyos ang nagsisimula, o ang Diyos ay walang simula, by the way. Amen?
Siya'y everlasting nga, from everlasting to everlasting. Hindi siya magtatapos, wala rin siyang simula. Pero ang tao, ang Diyos ang mag-determine kasi siya yung una-una. Siya yung, parang tayo ngayon, kailan kaya ako gagawa ng another bahay? Ako mag-determine, no? Pero yung bahay, bahala sa sarili niya. Ako yung mag-determine kung kailan siya magagawin. Dahil nauna ang Diyos, siya nagplano, siya ang mag-determine kung kailan magisimula ang buhay mo. Amen? So, point number one, ano ibig sabihin ng to number our days? Alamin natin ang simula, saan at kailan. Number two, alamin din natin kung kailan. Kanina sabi ko sa inyo, dapat bago ka magbilang, alam mo kung saan magsimula. E syempre, sa kung kailan ka pinanganak. Paano mo ibilang yon? Ilan ang araw mo? Desiree? 13. Pero, tuloy-tuloy eh, di ba? Continuous lang. So, hindi mo masabing 13 lang. Edad mo ngayon yon. Di mo alam kung kailan ka magtatapos. So, pangalawa, para malaman natin, ang bilang natin, una, alamin mo yung simula. Pangalawa, ay siyempre, alamin mo kang kailan magtatapos. Again, saan? Sabi dito sa verse natin, again, malalim po yung verse. Kinukuha lang natin yung indication nila sa ating topic. Okay, sabi dito, let thy word appear unto thy servant unto the glory of their children. And let the beauty of the Lord our God be upon us and establish thou the work of our hands upon us. Yea, the work of our hands, establish thou it. So alam nyo na to eh, sinong ligtas na dito? Saan kayo magtatapos? Dito lang sa lupa. Kailan kayo, pag namatay na kayo, di ba? So, sa Bible, ang buhay ng tao, dalawa rin. May positive at negative. Pagligtas ka, saan ka ang tatapos? Sa langit. Pag hindi ka ligtas, saan ka? Impierno. Sino gusto sa impierno? Taas ang kamay. Okay, dalawa yan. Nabanggit natin kanina dito, yung positive daw. Okay? Sabi nyo, the glory of thy children. Ang mga tao, hindi naman tayo dito napaka-glorious. Di ba? Sa lupa. Saan talaga yung glory? Sabi sa Bible. Sa langit na yon. We will be glorified with Him. Okay? Yun yung maganda. Yun yung positive. Ang sulit sa kwento na to kasi hindi naman umabot sa langit dito. Eh. Pero may indication na sa langit. Amen? Pag ikaw ay anak ng Diyos, sa langit ka. Okay, sinasabi dito, establish. Banggit ko kanina yung bundok. Gagalaw ba yung bundok? Sino nag-establish sa kanya doon? Hindi yung Diyos din. Ilagay siya doon. Walang kayang gumalaw yan. Unless yan may technology rin, minsan. Pag kinuari yan. Pero ang anak ng Diyos, may mag-aalis pa ba siya sa langit? Doon ka in-establish ng Diyos. Yun yung positive. Amen? Yung negative, sabi sa verse 3, thou turnest man to destruction and sayest, return the children of men. Alam nyo, ang Diyos rin ang bibigay sa nagdadala sa impyerno, di ba? Eh, ba't yun tayo dinadala sa impyerno? Kasi sa kasalanan. Alam nyo na yan, di ba? So, hindi ang Diyos ang nagbigay sa iyo dyan. May pagkakataong ka maligtas sa mga hindi paligtas dito. Pero ang Diyos, pag hindi ka naligtas, hindi mo siya tinanggap, binaliwala mo siya, hindi ka makakatawa sa impyerno. Amen? Hindi pwede siyang imak. Pag pinunta ka na doon, wala nang Lord, second chance, third chance, wala na. Doon ka na lang. Establish ka rin doon sa destruction. So, ganun po yun. Kaya ang binibilang po natin ngayon lang yung ano, kasi everlasting lang, di na may bilang eh. Di na may bilang, everlasting punishment. Bibilangin natin ngayon para maging matalino tayo yung buhay natin sa mundo. Kasi dito tayo either mag-iipon ng kayamanan sa langit, mag-iipon ng reward sa langit. Amen? So, pangatlo, mabilis lang. Mahaba pa yung oras ko. Ito yung simple lang yun eh. Umpisa, tapos. Tapos na ba yun? Alam mo na yung bilang. Kunwari lang, makikita mo yung mamamatay ka, 80 years old ka. Bilang mo na, pastor, 80. Kaso, hindi lang yun yung bilang na gusto kong pag-usapan ngayong umaga. Kasi importante pag sinabi dito, ulitin natin yung ating pinaka-text, sabi dito, teach us to number our days. Hindi yung sinasabi ni Moses na, Lord, ilang taon ng nabuhay si Moses? May price. Ha? 140. 140? Eh.
Moses, 40 years, 40 years, di ba? Sino? Wala, sinabi ko na eh. 120 ba? Oh, tingnan nyo, oh, 4 score years, 80 lang, di ba? 40 years sa Egypt. 40 years siya. 40-40 lang siya. Tingnan nyo. So, hindi lang sinasabi ni Moses. Ang maganda ka sa buhay ni Moses, may pagkakataon siyang mabuhay ng malangya. Pero inayawan niya yun. Diba? Alam niyo yung kwento ni Moses? Siya ay Egyptian. Siya ay Israelite. Pinanganak siya doon, pero ginawa siyang Prince of Egypt. 120. Tama. 40, kinausap siya. Tapos 40 years sila sa wilderness. Tapos, tinawag siya, 80 na siya. Tama? Okay. 80 years siya tinawag siya. Okay. So, 120. So, hindi yun ang sinasabi dito ang alam ni Moses na 120 years. Napakaliit lang na nang meron yun. Ang sinasabi niya, turuan kami ang bilangin yung aming mga araw. Ibig sabihin nito ay, sino dito ang gusto mag-asawa? Si Jamie, mag-asawa ka ba? Ilang taong ka? Hindi mo alam, di ba? Pero yung plano mo. Si nanay yung nagdikta eh, no? Si Pamela, mag-asawa ka ba? Hindi. Naku, yung mga hindi ganyan, yung nauuna eh. Hindi, joke lang. Dadin, mag-asawa ka ba? Ilang taong ka na? Plano lang, 25. Di masama yan. Ikaw, Desiree. Ba, nagginaya mo eh. Ate mo, ilang taon na? 16. At least planuhin nyo. Kung matalino kayo, lalo lalaki, ikaw. Kasawa ka ba? Ilang taon? 40. Ako nag-asawa ako, 25. Okay? Magda 26 na ako nun. Si Annalie, nag-asawa ka ba? Ilang taon mo nag-asawa? 25. Gaya-gaya na kayo. Actually, okay yun sa lalaki. Ganun yung mga range niyan eh. Sa babae, mga ano, si Mrs. 23 siya nun. Okay na yun. Nag-asawa ka. Mag-asawa ka. Trabaho ka ng dalawang taon. Mag-ayaw mo na. Umasa ka na lang sa lalaki. Okay din yun, amen? So, anong sabihin ng bilangin? Lord, tulungan mo, tituruan mo akong magbilang. Marunong magbilang si Moses. Ibig sabihin nito, i-number 10 natin, kung alam mo, kunwari lang, tansyahin mo, napaplano mo yan, yung pag-aasawa, mamatay ka, retire ka, iba, ganun eh. Maraming pera ako, hindi ko iniisip yun eh. Iba, iniisip yun, no? Mag-iipon para sa retirement. Ganito ang bahay ko, ganito ang bakasyon ko, iba, ganun. Kasi medyo na-establish sila sa buhay eh. Diba? Walang masama magplano, pero ano yung plano mo? Kasama mo ba ang Diyos? O puro pang sarili lang? Ito, pagtingin ko sa inyo, wala kang mayaman sa inyo eh. Si Brad lang, medyo, siguro. Yung marami ka ng ipon. Nakakahiya, no? Pero ako din, wala eh. Hindi ako nahihiya kasi wala talaga eh. Pero, ewan ko. Ibig sabihin nito, ang kayamanan mo, pag kayamanan mo sa langit, nag-iipon na rin tayo doon. Nagbibilang na ako doon. Kaya yung soul winning natin, bilang yan. Kasi pag bumagal yan, ngayon, meron tayong by the year. This year na sa 157, parang bagal natin. Kasi nag-umpisa tayo, marami tayong ano eh, maramihan, di ba? Ba't natin binibilang yan? Kasi pag nag-slow down tayo, yung mga pera, yung mga sa pera, di ba? Tinitingnan nila yung stock market nila lagi. Kilala akong gano'n, nakikipag-usap, binuksan yung telepono niya, yung mga graph. Di ba? 157 na yan, okay. So bakit natin minomonitor yung ating soul winning? Amen? Ito yung attendance natin, malungkot ako pag konti kami. Anong ginagawa ng iba? Mas importante pa bang mag-ML?
kaysa sa church. Kasi sinasabi ito, bilangin mo yung mga araw mo. Planuhin mo. Diba? Yung minuto mo, yung araw mo bukas, next week, ilang soul winning gagawin natin, di naman lagi araw-araw. Diba? Ilan yung aral, yung babasahin ko sa Bible, ilan? Hindi ko sinabi, basahin mo lahat ito, huwag ka naman kumain. Pero sabi nung statistics daw, kung walang kainan, ano sabi nila, naalala, parang ilang araw lang, ano mo ito, hindi ka matutulog. Parang tatlong araw lang, mabasa mo na ito eh. Huwag niyong gagawin yun. Walang pahinga, wala rin comprehension yun. Para ka lang, ano, score B. Inabasa mo lang yung salita. So, sabi niya dito, turuan mo kami, Lord. Kaya number 3 natin, number 1, know the start. Kasi di mo alam kung paano bilangin, kung di mo alam. So, binanggit natin yung araw, pero spiritually, bilangin mo rin. Kung naligtas ka, bata ka pa, lamang ka. Ako, naligtas ako 20, 21. Ganyan, nabaptize ako 21. Yung 20, ako unang tumanggap kasi hindi ako masyadong na-follow up nun eh. Hindi ko na ano yung... Pero doon ako magbibilang ngayon. Kung naligtas ako ngayon, mag-iipon ako ng reward sa langit, maglilingkod ako sa Diyos. Nung bata-bata ako, kala ko ang tagal ko pa mabubuhay. Kaya yung plano ko nung medyo mababaw pa lang. Kayo, mababaw pa yung plano nyo. Hindi ko alam, may plano ba kayo sa Panginoon? Sana meron. Araw-arawin nyo yung basa ng Bible, mag-pray. Taon-taon nyo, dahil binibilang nyo na. Ito yung, ako magpaplano sa inyo, mga lalaki. Kung ako magpaplano, ito yung pinaka-positive. Kunwari lang, si DM yung medyo active ngayon eh. Kung ako magpaplano sa iyo, bada, ikaw na bahala kung ano. Ilan taong ka na? 16. Ako, naligtas kasi ako nga 20. 21, ako nabaptize. Kung nagtuloy-tuloy ako, bad, walang 10 taon, pastor na ako eh. Kasi medyo ganyan din ako nung una. Again, di mo kailangang maging pastor, pero sana soul winner ka na. Mga 3 years ka pa lang. 16 ka ngayon, 20 anyos ka na. Soul winner ka ng mahusay, magaling. Yan ang plano ko sa inyo. Kung susundin niyo yung plano ko sa inyo. Kung lagi kayo sa church, sisiguraduhin ko yun sa inyo. Kung kayo magtutuloy-tuloy, pag wala kayo dito, hindi kayo pwedeng hatakin, di ba? Itong mga Tres Marias, bata pa to eh. Minsan, isip bata pa rin. Eh. Pag nag-mature kayo ng 10 taon, 5 years, alam niyo saan kayo pupunta? Mga teacher na rin kayo. Nag-iipon na kayo ng kayamanan sa langit. Mga soul winner na kayo. Ganun, hindi madali mag-solve, di ba? Nakita nyo kami? Basta parang paiba-iba, pag ibang tao, iba na naman. May outline na ako, hindi yan iba-iba. Pero depende sa, kung mabilis yung makakuha yung tao, mabilis din yung approach ko. Ganun yun, pag-aaralan natin lahat yan. May nag-ano sa akin na ulitin daw natin soul winning seminar. Tama-tama yan. Ulitin natin yan next year. Okay, King James ngayon. May nakapila yan eh. Para kayo ay matuto mabilis. Kasi, yun ang number one, start. Number two, end. Mamamatay tayo. Ang bilangin natin start dito, yung maligtas kayo. Okay? Kung kailan kayo naligtas, kung sa palagay nyo, kung kailan kayo mamamatay, hindi natin alam. Pero tansyay nyo lang kung matino kayo, hindi kayo nag-drugs, hindi kayo basagulero, siguro maabot kayo ng 70. Amen? Ano ngayon yung bibilangin natin in between? So, alam nyo ba ako, nakatapos ako ng college, 4.5 years lang. So, yung course namin is 5 years. Anyari. Pwede pala yun. Yung kilala ko, 10 taon sa college. Ilan po taon ba talaga college? Diba? Ilan taon ng elementary? 6 years. May kilala ako, 10 years. May kilala ako, walang mas bilis dun, diba? Accelerate, diba? Ganun. Balik-balik, diba? So, ganun pala yun. Yung sinasabi dito, isa sa mga sinasabi dito, number 3, alamin nyo kung ano yung meron doon sa start and yung sa gitna. Na pwede pala, pag mag-iipon ka ng reward sa langit, pwede kang mabilis. Pwede kang mabilis maglingkod sa Diyos. Si Moses, ano na rin eh, matanda na rin. Pero tinawag siya ng Diyos, sumunod siya sa Diyos, nagtiwala siya sa Diyos, tapos yung mga natira niyang years, kung masalimuot yung 40 years, kasi parang siyang pastor ng mga Israelite. Ang titigas ng ulo. Ako, pag iisip ko, magpapastor ako, nako. Naalala ko sa church namin dati, may matigas ang ulo, may karnal, may maaga na buntis. Sakit nun sa pastor, amen?
Sa magulang, masakit, pero ibang dinakit hindi. Tatawa-tawa lang eh. So, tadyangan eh. Yung iba, sabi nga sila, wag yung silagi sa inyo. Iba, magtatapa, tapos mawawala, parang palitaw yung iba. Ibang member, parang palitaw. Sinong gustong tawagin ng palitaw dito? Masarap yun. Pero hindi masarap tawagin ng palitaw. Amen? Ibig sabihin, atin, wala, atin, wala. Wait. Ang hirap, parang ganun din. Yun nga na, kani, sa trabaho, saka, sa subukan mong gawin sa trabaho yan, palitaw. Pag hindi ka natanggal, amen? So sa paglilingkod sa Diyos, mabilis yung development. Pag ikaw talaga nagtapat sa Diyos, inalam mo yung kalooban ng Diyos. No, again, sa pag-aten, pagbabasa. Iba, di tayo pare-pare dito kasi iba, sobrang binasa na eh. Stephen, alam na kailang basa na eh. Ewan ko, naiintindihan. Pero kasi maaga ko yung tinin. Ako, nung tinitingnan ko yung sarili ko, ang laki pala ng advantage na nakapagbasa. At least, mabasa mo. Familiar ka na. Ulitin mo ulit. Eh, ngayon, nagkakabisado pa kayo, no? Nainggit na talaga ako sa inyo. Kaya hindi ako maingit, gawin ko na lang yung gusto kong kailangan kong gawin as a pastor, di ba? Pero sana kayo, maaga kayong maka, makarami kayo ng reward sa langit kasi matalino kayo. Kasi sabi niyo yan eh. That we may apply our hearts to wisdom. Ngayon, paano tayo? Ano muna yung basic niyan? Sabi dito, ha? Sabi ni Moses, Lord, thou hast been our dwelling place in all generation. Hindi mo pwede sabihin yung henerasyon ng mga lolo natin. Matatapat ang mga Baptist ngayon, wala na eh. Hindi ganun, amen? Kahit sa ngayon, kahit sa next generation, ang Diyos, ang Diyos. Pwede kang magtapat, pwede kang sumunod sa Kanya, pwede kang sumunod sa Kanya maayos, mag-aral, mag-pay attention, makinig. Pwede mong gawin yan, amen? Kasi everything in between ng binigyan ka pagkakataon ng buhay mo dito, simula maligtas ka, ang Diyos, amen? Amen. God is always is, from everlasting to everlasting. Sabi sa ba? Makinig. Hindi kayo matututo kung hindi kayo nakikinig, amen? Sabi dito, thou carriest them away. Ito yung example lang. Alam nyo ba, Israelites, di ba? Ilang years sila nag-wander? Ang bihira, namatay na lang yung iba. Yung iba, nabuhay ulit. Paikot-ikot lang sila. May nabuhay, namatay, nabuhay, namatay. Actually, alis yung isang generation, dalawa. Sabi dito, ito yung dinidescribe niya yung mga tao. Thou carries them away with us with a flood. So, madala, pag sinabing flood, madala sa Bible, ay yung ano, mga kalabang army yan. Okay, sabihin, namamatay sila. Napapatay sa labanan. Pwedeng ganun. Pwede ding inahon ng ano, inanod ng baha. Sino yung inanod ng baha dito? Buhay pa rin. At least buhay pa tayo, di ba? Ganun daw yung mga tao. Sabi nyo, they are as asleep. Ano yung sleep? Sino matagal matulog dito? Yeah, mga bata, okay lang yan. Kasi bata kayo, kaminigyan, mabilis ang tulog namin. Kahit, pero kahit na, walang pangailan, kahit sampung oras ka matulog, sandali pa rin yan, di ba? So yung tao daw parang ganun. Lalo sa panahon nila, uy, nasa yung tanim natin? Ayun, no, tanim natin. Inanod, ubos. Yung tao daw, natulog lang, mamaya, gising na naman. Paulit-ulit yung cycle. Kanina, tulog, ngayon, gising, mamaya, tulog, ha? Gising na naman. Ngayon, yung mga grass, nakita ng grass? Ako, may garden ako sa taas eh. Niwiwid ko yun. Kasi bulaklak yung tanim eh. Ba't nagkaroon ng damo? So pag niwid ko last week, mamaya may grass na naman. Ito sa tapat natin. Ba't ganun? Paulit-ulit, di ba? Ganun daw ang buhay ng tao. Paulit-ulit. Parang cycle yan. Nang both negative, positive. Mamaya masaya ka. Mamaya malungkot ka na naman. Mamaya daldalan kayo. Mamaya tahimik. Mamaya atin. Mamaya hindi. Kakain. Pupupo. Paulit-ulit eh. Hindi masama yun. Ang gusto ko lang na malaman, sinasabi ko kanina, planuhin natin, amen? Yung mga taong marunong sa oras, planado nila yan. Eh kayo minsan, kaya naasal ako sa inyo, pupunta dito, pupunta sa church, dito pa iinom, dito wiwiwi. Hindi pwede sa bahay yan. Diba? Planuhin nyo. So sa buhay natin, ganun din.
Lanuin natin si God. Bata pa to. Sino yung tanda na naligtas? Si Daddy. Pinaplano mo na yung buhay mo, de? Yan, dinugaalala natin. So, kung ikaw ay nahuli sa buhay, maligtas, anong gagawin mo na? Maghapit ka na. Maglingkod ka na lahat ng magagawa mo. Para sa langit, di ka nakatunga nga, wala kang rewards. Kung bata ka naman, uy, mas maganda to. Mas maganda yung pagpaplano mo. Sino dito yung gusto umaman? Medyo konting, ano lang, illustration. Yung gusto, nagtatrabaho tayo para umain, di para umaman. Ha? Pero, kung nagbabala kayo umaman, huwag naman masyadong mayaman. At least, ano mo, at least may bahay ka, di ba? Sarili, may, ano ba? So, pinagpaplanuhan mo yan. Ang, sino yung madalas nakaka-take advantage nyan? Yung huling nag-mature sa buhay o yung maaga nag-mature? Alam nyo yun, di ba? Pag yung bata, tingnan nyo tong batang to. Ang laki ng sweldo, ganda ng asawa, ang daming anak. Tapos naglilingkod pa sa Diyos. Hira. Ba't ganun? Kasi nahanda sila. Ang hirap nung matanda ka na, gusto mo maging pastor. Maganda yun sana. Aabot ka pa ba? Hindi yan pinag-ano, hindi yan basta-basta. Amen? Kasi sabi ko dito, timingin nyo, bilangin nyo yung araw nyo, tapos planuhin nyo, execute. Amen? Ngayon, may mga positive and negative na banggit dito, namamatay nyo. Isama nyo sa plano nyo, parang sa trabaho, ganun eh. Meron kaming leave. Ayaw kami ma-burnout ng company. I-plano mo, di ba? So, may trabaho, may pahinga. Amen? Kaya mga bata, ganun din. Planuhin nyo na, kailan kayo mag-asawa, maliligaw. Ano yung maganda maligaw? Yung walang-wala ka o yung medyo pogi ka na kasi ang ganda ng trabaho mo. Di ba? Planuhin mo na maaga. Ganun din sa paglilingkod din sa Diyos. Kailan maganda maglingkod sa Diyos? Yung sinira mo yung buhay mo, sinira mo yung katawan mo, tapos saka maglilingkod sa Diyos? Ang hirap nun. Di mo alam yung Bible, wala kang experience na may share sa iba. Di ba? Kasi hindi ka naman nagtapat sa church. Ano sabi sa'yo ng pastor mo? Di ba? So mag-ipong kayo ng experience, ng knowledge, sabi nyo kanina, wisdom, para yung inyong guguguling buhay na natili sa mundo ay magiging fulfilling at punong-puno nga ng pagpapala. Amen? At hindi lang sa, again, hindi lang sa lupa, para sa eternity, yung reward sa langit, matuwa ang Diyos sa inyo, marami kayong reward sa langit. Naintindihan nyo ba yun? Eh, mga hindi minsan, hindi maintindihan ng tao kasi kinutap din ng iba yan eh. Yung, hindi, basta pantay-pantay tayo sa langit. Hindi tayo pantay-pantay doon. Yung iba, walang-wala doon. Nasa langit, pero wala. Pero iba, maraming rewards. Yung iba, nagniningning. Iba, arang ano, may brown out. Okay, iba, lumilipad. Yung iba, mabagal, naglalakad lang. Pero sa langit ako. Diba? Hindi mo gusto yun. Last! Ano, nasabi ko na nito. Actually, dito sa ating text, sabi dito, sinabi ni Moses, yung parang nagbaliktanaw ba siya? Lord, kayo ang aming tagapagligtas. Pinaparusahan nyo rin kami. Nabanggit nyo yun, di ba kanina? Hindi ko masyado na. May negative din, paulit-ulit to eh. Di ba? Nakita mo yung kasalanan namin, yung aming kasalanan, pinarusahan nyo kami, galit kayo sa amin. Minsan, parte ng buhay yun, di ba? Basta, minsan, galit. Pag nakakita kayo ng taong hindi nagagalit, delikado yun. Lalo pag tatay ka, nanay ka, eh mabait ako eh, loko-loko. Hindi mo alam yung dapat mo matutunan. Yun sabihin mo, hindi ka natuluan, amen? Pag Bible ang inaaral mo, may pagkakataon, dahil galit ka. Amen? Ang Diyos ganun eh. Kung inalagaan sila ng Diyos, minsan galit siya, minsan paparusahan, minsan, sinabi kanina sa last verse, i-glorify sila at pag naintindihan nila yung kagandahan ng Panginoon, syempre magtatapat sila sa Diyos. Katulad nyo ngayon, iniisip nyo, sinong iniisip nyo ngayon? Ayun, mga bata, kanina pa tayo nag-uusap. Nagpa-plano na ba kayo ng buhay nyo? Anong magandang buhay sa inyo? Ano itsura nun? Ha? Makatapos ng pag-aaral, ano pa? O, todo nyo na, makatulong sa pamilya. Very good. Ano ba? Magandang trabaho. Ano ba?
Ha? Magandang, anong itsura ng magandang kinabukasan nga? Chelsea, itong mga medyo, ano natin, matagal na. Anong pinipicture mong buhay na magandang buhay? Sino nagsabi nun? Sino nag-coach sa inyo? Yun! Matagal na kasi sila dito, amen? Alam na nila! At sana kayo ganun din. Hindi masama, hindi nyo alam ngayon. Later, alam nyo na, di ba? Anong picture ng isang buhay na maganda para sa Panginoon at para sa inyo? Kahit mahirap kami, saan din natin maiwasan. Nagkasakit yung sino. Ang sikip ng bahay namin. Pero alam nyo, pag naglilingkod ka sa Diyos, ano sikip-sikip? Masaya yun, amen? Wala akong asawa eh. Kanina sabi nyo, asawa. Walang nagkamali sa akin, pastor. Malungkot ang buhay ko, pwede ka maglingkod sa Diyos. Amen? May mga kilala akong ganun pag naglingkod sa Diyos, mga single yun. Isipin mo, itong taong to, lungkot naman ang buhay. Pero naglilingkod sila sa Diyos. Nakaka-inspire. Di ka tulad iba, nakaka-perspire. Pag nakita mo, mayaman nga. Saan yung kayamanan, kung anong binibili. Bakit yung bike namin, hindi naman mumurahin po yan, hindi naman mamahalin. Kaya may kilala kami, bike, 130,000. Kotse, tatlo. Asawa, tatlo din. Di ba, sayang na sayang. Di ba? Walang kwenta. Eh kung mahirap ka na, yung nalala ko yung mga teachers, may mga single ladies, minsan wala nagkamali sa inyo. Magtatampo ka sa Diyos, magtatampo ka sa buhay mo. Maglingkod ka sa Diyos, ang ganda ng buhay mo, amen? Amen. Yun ang picture na magandang buhay. Kaya number four, sum it all up. Okay? Intindihan mo na, saan mag-upisa, dito ka matatapos. Alam mo meron dito, may mga pagsubok, may positive, may pagsubok sa gitna. Bilisan mo kung mamadali ka na, matanda ka na ng ligtas. Pag sinuma natin to, ang wise daw na tao, yung ang Diyos na nagturo sa kanya kung ano ang buhay. Ang buhay na maganda ay naglilingkod sa Diyos. Una, ligtas ka. Pag di ka ligtas, wala kwenta. Pag ligtas ka na, kung bata ka ng ligtas, salamat sa Diyos. Pag malali ka rin, di mo alam kung kailang mamatay. Ang plano mo hanggang 80, hanggang 70, Lord. Kaya, petiks lang ako. 15 pa lang ako ngayon eh. Namatay ka 20 anyos. Paano? Diba? Kung matalino ka, nasabi dito, Lord, turuan mo kami. Ang Diyos ang magtuturo sa'yo. Paano ka paano ka tuturuan ng Diyos? Wala ka sa church. Paano ka... Magpe-Facebook ka, sineshare mo yung walang kakwenta-kwenta, mga female pastor, pastora. Nako, sabog. Amen? I-share mo sa Facebook, sablay-sablay, kasi hindi mo inaaral pa. Again, hindi ko sinasabi sa inyong madali kayo, inaaral yan, amen? Kaya sabi nito, teach us, Lord. Teach us. Amen? Kaya sabi dito, Pastor, turuan mo ako mag-gitara. Sige, sa Sabado, punta ka. Wala ka. Pastor, teach me. Pumunta ka dito, amen? So yun lang yun. Actually, basic again. Mag-pray ka, magbasa ka, pumunta ka sa church, mag-fellowship tayo. Yun ang maganda. Pag puro ka fellowship mo, maayos na Kristiyano, maayos na tao, hindi sayang oras mo. Ang sabi sa Bible, with the multitude of counselors, there is safety. Ibig sabihin, basta natakot ako, pagtanda ko, baka magulpi ako, wala na akong trabaho. Pero kung kasama mo mga mature, matalino, parang nakikita mo na yung buhay mo, amen? Ika-counsel ka niya, sabi yung mga bata, ito, kahit anong oras kayo pumunta dito, may tumatambay nga dito eh. Huwag niyo lang masyadong ano ha. Pero mas gusto ko yun, yung mga kabataan nandito. Okay? Wala kayong magawa, mag-aaral kayo dito, mag-fellowship kayo, mga Kristiyano, hindi yung mga kasama mo, mga loko-loko. Amen? Kaya mga loko-loko din, hindi pwede dito sa church, amen? Ngayon, kung babalik ka sa si Jeff. Ayan, di ba? Yan si Jeff, pag laging kasama ni Ate Jana yan, babait yan. May mga kilala akong ganun.
So actually sa magkakapatid nga, hindi tayo pare-pareho ng ano, 'di ba? Takbo ng buhay kasi may pinipili natin yung ating direction. So yun lang po yan, message ngayong umaga, ano? Maging matalino kayo. Sa sino magtuturo sa inyo? Ang Diyos. Magpaturo tayo sa Diyos. Amen. Limitado ang ating buhay. Limitado ang ating oras, ang ating araw. Maging matalino tayo. Gamitin natin ating nananatiling time sa mundo para maglingkod sa Diyos. Amen. Gawin nyo na ang kalooban ng Diyos. Ngayon na. Maglingkod tayo sa Diyos. Amen. At mabuti. Maayos. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mensahe ngayong umaga. Panginoon, marami yan dito, mga kabataan, Panginoon, nawa salinaw, Panginoon, at ganda ng inyong mga salita. At pahiwatig, Panginoon, sa inyong mga salita. We pray na kayo po ay magagabay sa kanila. Advantage, Lord, sila. Hindi nila pabayaan. Baliwalay yung advantage nila. Sila po yung maglingkod sa inyo. Alamin inyong kalooban. Pumunta doon. Alamin. Gawin. At patuloy, Panginoon, consistently. Sila'y naglilingkod na, dagdagan pa, Panginoon. Dahil kayo po'y magre-rewise at kayo po'y ma-iba, Lord. Kung hindi kami tatamad-tamad kami, iba, salip na maligtas, hindi maliligtas. So, we pray na gabayin yung bawat isa. Yung mga nag-ahabol na, Panginoon, Panginoon, salamat po rin sa kanila. Sila po'y inyong gabay. At least yung mga medyo matanda na, Panginoon, sila po'y makakatulong pa. Maging inspiration sila sa mga kabataan. Sila'y nasa ganong edad na, hinahanap pa nila ang inyong katuwiran, inyong kalooban, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon, sa aking ministry doon dito, Lord, sa aking buhay na binigyan niyo, Panginoon, kayo pong malalati lamang, pinakakalam na aking kahinaan, aking kalakasan. Gabayin niyo po ang lingkod. Another year, Panginoon, ganda yung bawat isa, Panginoon. Kayo malalati, in Jesus' name we pray.